Pag yung pera mo naubos na, nganga ka ngayon. Wala na. Ang tingin nilang sa'yo, basura. Ebs ka na lang. Totoo yan, nangyayari yan. At maraming nangyayari. Diba? Kaya matuto kayong mag-ipon. Mag-imbak. Para pag tag-ulan, meron kayong dudukutin. Parapap, parapap, tayo na mag-vlog. Parapap, parapap, sumama ka na kapap. Basura. Yan ang tingin nila sa'yo pag yung pera mo, wala na. Yung mga OFW dyan, matuto kayong mag-ipon. Kasi once na pag-uwi nyo, marami kayong pera. Lahat susundin. Lahat susunod. Lahat gagawin. Sa una lang yan. Karamihan sa mga OFW, ganyan nangyayari. Pag-uwi, waldas kasi. Mas okay pa yan, tiisin nyo na lang muna. Sabihin, suplado kayo, ganito, ganyan. Pero at least, once na kayo yung may kailangan, may tutukutin kayo. Kasi pag wala na kayong pera, wala na susunod sa inyo. Baka pati basahan, paglabahin kayo. Matuto na kayo, guys. Ganun kasaklap yung realidad. Kasi karamihan sa ating mga OFW, hindi marunong mag-ipon, hindi marunong mag-imbak. Pag-uwi niyan, lahat ibibigay, lahat labas, waldas. Kasi yan, sa isip niya, minsan lang naman siya uuwi, so dapat magsaya. Kaso hindi ganun yung realidad eh. Pag yung pera mo naubos na, nganga ka ngayon. Wala na, ang tingin nilang sa'yo, basura. Ebs ka na lang. Totoo yan, nangyayari yan. At maraming nangyayari. Diba? Kaya matuto kayong mag-ipon. Mag-imbak. Para pag tag-ulan, meron kayong tutukutin. Kasi hindi araw-araw, mainit ang panahon. Yun. Mainit ang pagtanggap. Diba? Ganun talaga yung realidad ng buhay. So, nagbago na kasi yung ano ngayon eh. Kalakaran eh. Yan o. Dati, ang tinitingnan ng tao kung ano yung tinapos mo. Nung mauso yung cellphone, bagong labas yung cellphone, ang tinitingnan naman ngayon ng tao, anong unit ng cellphone ang gamit mo? Halimbawa, may inuman ng tropa, anong unit ng cellphone ang lalapag mo sa lamesa? Yan ang tinitingnan nila. Tapos, sumunod naman, anong trabaho mo? Yun ang tinitingnan nila. Ngayon, iba na. Magkano yung sahod mo? Wala nang pakay kung anong trabaho mo. Nangyayari yan. So, lahat naman ng meron tayo dito sa mundo, temporary lang yun. Pero hindi ibig sabihin, no, huwag ka na magsikap. At hindi mo naman nga madadala yun sa kabilang buhay. Pero kahit na temporary lang yun, magsikap ka pa rin para sa sarili mo, para sa pamilya mo. Para kahit temporary lang, maranasan nyo mamuhay ng maayos. Yun, sana maging aral lang sa lahat, no? Matuto mag-ipon. Huwag invest ng invest, lalo na kung hindi ka mag-handle. Kung mag-invest ka sa negosyo, ikaw ang umawak, so matuto ka maghintay kung kailan ka uuwi, saan ka mag-invest. Malugi man yan, wala kang ibang sisisihin kundi sarili mo. Doon naman sa mga walang pang puhunan daw, kaya hindi makapag-negosyo, naku, huwag niyo akong lokohin. Yun ang the best nga na chance eh. Bakit? Walang mawawala sa'yo kahit mag-fail ka ng paulit-ulit. Diba? Wala ang kapital eh. So, ang problema naman na lang kung paano umpisahan. Gawin naman ang paraan. Kaya ka nga nabubuhay eh. Hanggat mahininga ka, may paraan. Huwag kang tumunga nga. Galaw-galaw din. Alam niya. Alam niya. Huwag kayong matakot mag-fail sa negosyo. Lalo na yung mga walang mawawala naman sa inyo, di ba? So, kahit 10 beses kang madapa, 10 beses kang mag-fail, okay lang. Bakit? Wala namang mawawala sa iyo eh. Wala kang nga, ano, di ba? Kaya mong gawa ng paraan yan, umpisahan mo.
gawin mo. May pangarap ka, gawin mo lahat. Kasi walang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo. Lakasan mo yung loob mo. Magtiwala ka sa may likha. Kasi hindi naman ako religyosong tao, pero naniniwala ako na there's someone up there who created us all. So, kaya sa pangalawang buhay, alam kong meron tayo nun. Masaya ka na naranasan mo dito sa mundo natin mabuhay ng masaya, lalo na sa piling ng pamilya mo. Yon mga papapa, hanggang dito na muna. Yun o, hirap pala magsalita pag walang hinanda. Sige, bye-bye muna mga papapa. Babuch! God bless. Can I touch you, baby, and feel you just alright now? Can I feel your hand, touch your hand, watch your smile?